Para sa mga newbie rider o mga nagbabalak palang magmotor, isa sa pinaka-importanteng dapat yung malaman sa kalsada ay ang mga pavement markings o yung mga makikita nating mga guhit-guhit sa gitna ng kalsada. Kaya naman sa video nito, kung isa ka sa mga newbie rider o mga nagpaplano palang magmotor, para sa iyo ang video nito dahil pag-uusapan natin yung mga pavement markings na makikita natin sa kalsada, kung ano-ano nga bang ibig sabihin yan para dagdag na rin sa iyong kaalaman. So wag na natin patagalin pa. Let's go! Sa kalsada, minsan mapapansin natin itong kulay dilaw na to na merong nakalagay na K tapos may number sa baba. Ang ibig sabihin lang naman yan ay 476 km ka na from Luneta Park. Doon kasi nagsisimula yung zero niyan. So hindi naman na natin siya talaga kailangan pang intindihin dahil para lang yan sa layo from Luneta Park, para yan sa sukat ng buong Pilipinas. Okay? Number 1, itong solid white shoulder line. Ito yun. Hindi tayo pwedeng lumampas dyan dahil obvious naman sa gilid nyan ay hindi na espalto or hindi na sementado, pwede tayong mahulog dyan. Kaya dapat dito lang tayo sa loob nito. Huwag tayong lalampas dyan sa puti na yan. Yan ang pinaka-indicator na gilid na ito ng kalsada. So hindi na tayo pwedeng lumampas dyan. Okay? Sumunod, itong double solid yellow line. Kapag ganito ang kalsada, bawal na bawal tayong mag-overtake. Mas lalo ito, bawal talaga yan. Bawal tayong kumanan at bawal tayong mag-U-turn dyan. Kapag matigas ang ulo mo, siguradong huli ka. Madalas makikita yan sa mga delikadong kalsada, kagaya ng mga blind curbs o kaya malapit sa pedestrian lane, at pwede rin sa mga paspasang lugar. Kaya bawal ka na mag-overtake dyan, bawal ka na mag-U-turn, bawal ka ng kumanan. Kung hindi, posible ka ma-aksidente kung matigas ang ulo mo. Sumunod naman, itong broken white center line. Kapag ganito makita natin sa kalsada, pwede na tayo mag-overtake niyan. Kagaya nito ni Sir, nag-overtake siya. Basta kapag mag-overtake tayo, kailangan tumingin muna tayo sa ating side mirror. Tingnan natin sa likod, baka mamaya may nag-overtake din. Siyempre, kapag ganun, mabilis yun. At kapag clear naman yung likod, gamitin natin ang ating signal lights bilang isang indicator na tayo ay mag-overtake. Tapos kailangan natin medyo magpabilis ang patakbo para makatawid. Tapos kailangan natin medyo magpabilis ang patakbo para makapag-overtake tayo ng mabilis. Ang pag-overtake ay isang malaking timing. Kailangan natin ang timing dyan, okay? So ulitin ko lang, kapag ganito ang linya na nakikita nyo sa kalsada, itong putol-putol na kulay puti or white broken center line, pwede tayong mag-overtake, pwede tayong kumanan, pwede tayong mag-U-turn, basta free ang kabila ang kalsada. Okay? Minsan may mga kalsada na ganito na meron tayong mapapansin na white solid line sa gitna. Pero hindi talaga yan pang gitna. Yan ay gilid na. At dahil ginawa lang siya ng extension, kaya nagmukha siyang pang gitna. So, dahil yung mga ganito, ay ayun, mapapansin natin, gilid na yan. So kapag basta-basta lang tayong pumunta dito sa kabila, posible tayong matumba dyan or madisgrasya. Kasi ayun, hindi napantay yung semento dyan. Then sa kalsada, meron tinatawag na inner lane at outer lane. Ang inner lane, itong nasa left side natin. Outer lane naman, itong nasa kanan natin. Kapag ka tayo ay hindi naman mabilis magpatakbo, mas maiging magstay lang tayo dito sa outer lane or kanang bahagi. Dahil ang inner lane, dyan dumadaan yung mga nagmamadali. Dyan mapapansin natin yung mga nag-overtake, di ba? So kung hindi ka naman nagpapabilis para hindi sila nag-overtake na nag-overtake sa'yo, magstay ka lang dito sa outer lane or kanang bahagi ng kalsada. Sumunod, itong white center solid line. Ito yun. Ang ibig sabihin yan, kapag ganyan ang nakikita nating guhit sa kalsada, bawal tayong mag-overtake. Kailangan diretso lang tayo sa ating linya. Stay lang tayo sa linya natin. Pero kapag ganitong single solid white center line, pwede tayong kumanan dyan, pwede tayong mag-U-turn. Ang bawal lang ay ang mag-overtake. Basta siguraduhin lang, kapag kakaanan tayo or mag-U-turn, free ang kabilang kalsada para iwas aksidente. Dahil may mas karapatan pa rin yung nasa right of way. Okay? Kailangan din natin tingnan yung mga signages na nakikita natin sa gilid. Gaya ng mga araw na yan, isa yung indicator na paliko ang dadaanan natin.
Malaking tulong yan, lalong-lalo na sa gabi. At ito naman, meron nakalagay na logo na tumatawid. Ibig sabihin, merong pedestrian lane, merong pedestrian lane sa unahan natin. Kapag pedestrian lane, kailangan natin mag-minor kasi may mga tumatawid dyan. And kung may tumatawid, syempre, kailangan natin paunahin yung mga tumatawid. Pagka ganito naman, rumble strips naman ang tawag dyan. Isa yung indicator na kailangan natin mag-minor kasi yan, may pedestrian lane. Tapos dito sa harapan ay paliko. Hindi yan basta pang ano lang, pang workout ng ano natin, suspension. Malaking tulong yan, lalong-lalo na kapag madilim, gabi, hindi natin nakikita gaano yung mga signage. Kaya nilalagay yung mga rumble strips na yan. Kagaya nito. Diba? Kasi dito sa harapan, mayroong pedestrian lane. At kapag ganyan, kailangan nating mag-minor. At dito, mayroon pang intersection. Oh. So, may mga purpose sa mga yan. Meron din tayong mapapansin sa kalsada na mix center line. Yun yung merong solid line, tapos merong broken line na magkasama. Kapag ganun, kapag sa'yo nakatapat yung solid line, bawal kang mag-overtake nun. Pag nasa lane mo naman yung broken line, pwede ka nang mag-overtake nun. At lagi nyong tandaan guys, na sa kalsada, kailangan natin ng give and take dito. Hindi pwede na porket ikaw ang may karapatan, ipipilit mo ng karapatan mo, papaspas ka na, porket na nasa right of way ka. Baka malalaman naman natin yan kapag kumuha tayo ng lisensya, na huwag ipilit ang karapatan. Kahit ikaw ang may mas karapatan, matutong magbigay para walang maging problema. So yun guys, yun lang ang iilan sa mga pavement markings or mga palatandaan na makikita natin sa kalsada. Sana nakatulong sa inyo yung video nito kahit papaano. Hindi ko na nalahat kasi alam ko marami pang mga pavement markings na pag-uusapan natin. Siguro yung iba sa susunod na lang. At sana nakatulong sa inyo, lalo-lalo na sa mga newbie rider or sa mga nagbabalak pa lang magmotor. Then kung sa tingin mo nakatulong sa inyo yung video nito, pindutin mo na lang yung like, share mo na rin para mas makatulong pa sa iba. Hila guys, hanggang sa muli. Ako si Rosgo TV. Ride safe always and God bless.